Paret pare, good morning, magandang umaga sa ating lahat. Eto na naman tayo sa ating daily morning routine, ng ating daily morning exercise sa umaga. Siyempre umaga yan, hindi hapon o hindi gabi, basta umaga. Yan, dahil sa umagang kay ganda, upisahan natin ang umaga natin na nakangiti. O diba, talaga nga naman. Kahit sabi mo napakainit ng panahon sa tindi ng umaga ngayon dahil wala ng bagyo yata. Ay nako, talaga papainitin natin. Kailangan natin magpapawis talaga. Kailangan natin painitin ang araw natin, ang umaga, o diba? Naman, umpisahan na natin ang ating exercise, ang ating routine, ang ating journey ng pagbabawas ng bilbil, pagbabawas ng taba-taba, pagbabawas ng mga patpat at mga oil sa katawan, o diba? Charot! Yeah, as you can see, iba-iba ang ating video ngayon. Meron nakaupo, may nakatayo, o diba? May nakahiga. Siyempre, babagoy-baguhin natin ang ating exercise natin. Salit-salit, may nakatayo, minsan nakahiga, minsan nakaupo, o diba? Talagang po-focus na tayo sa iba-ibang klase ng exercise, o diba? Charis! At syempre, sobrang haba ng exercise ko. Syempre, yung iba na lang yung video hang ko dyan. Hindi ko na pahahabain ng aking video. Parang hindi kayo naboboring talaga. Kasi hindi talaga nakakaboring ang aking exercise. O, diba? Pero syempre, wala akong magagawa niyan. Kasi ako gumagawa niyan. Ako nag-exercise. O, diba? Kailan naman yun? Natin pwedeng i-record na ng 3 minutes o 4 minutes. O, diba? Medyo mahaba-haba naman ngayon. Kahit paano, medyo 5 minutes and 43 seconds. O, diba? Haba-habaan natin ng konti. Pero, syempre, ang exercise natin yan, maabot tayo ng isang oras. Kasi naman, misa bumabagal, misa bumibilis ang ating exercise. Depende sa ginagaya natin at depende sa naiisip natin. Basta kailangan nakaganong exercise tayo. Hindi pwedeng 20 minutes, 10 minutes ang exercise natin. Mawabaliwala ang intermittent fasting natin. Syempre, mag-i-intermittent fasting tayo habang nag-exercise tayo para talaga tanggal-tanggal ang mga matatabang matitigas, o diba? Kasi masyadong siksik ang aking katawan, tagtag sa trabaho yan noong unang panahon, o diba? Balikan natin ang unang panahon. Charo! At syempre kasi noong unang panahon, pagkabata natin talaga namang tagtagan tayo ng trabaho, o diba? Bata pa lang tayo nagtatrabaho na tayo sa gawaing bahay, o syempre. Dahil hindi tayo pinagtatrabaho natin na magulo natin kahit mag-extra job tayo, hindi pwede yung kailangan mag-aral ka muna, inday, o diba? At least naranasan natin makapagtrabaho ng bata pa lang tayo sa ating gawaing bahay. Dahil kasi ang uso ngayon, ang mga bata tinatamad na, hindi mo na mautusan, hindi mo na mapag-igib ng tubig, hindi mo na mapagsaing, lahat na hindi na, o diba? Cherish! Kaya ang ibang kabataan ngayon, sa kabataan dati, nung bata kami, pagkagising namin, dire-diretso na yan, papasok sa school, pag-uwi, gawain na ng gawain bahay. Alam namin kasi kailangan namin gumawa ng gawain bahay kasi walang ibang gagawa kundi kasi parehong busy ang aming magulang, o diba? Katrabaho sila sa umaga, gabi, para lang maiahon kami, o diba? Mapagtapos kami na aming pag-aaral. Pero syempre, talaga nga naman, bata pa lang kami, talaga naman, naglalaba, nag-iigib, doon pa, misa mag-iigib pa kami sa kabilang kanto, doon sa kanto naman, hindi naman kabilang kanto, dyan sa kanto, diba? Kasi nga naman, sa hirap ng buhay noong unang pa lang. Pero ang saya-saya kasi nga, bata pa lang, naranasan mo na maging bata talaga, o diba? Hindi ka tulad noong bata ngayon, Diyos mio, marimar, puro cellphone, puro gadget, wala na ibang ginawa kundi tumambay, o diba? At syempre kami nakakapaglaro naman kayo pagdating ng hapon, o diba? Tapos ang gawaing bahay, pwede kang makapaglaro dyan sa labas, o diba? Ang luwag-luwag pa, wala pa masyadong tao at wala pa masyadong jeep, o diba? Di pa polluted ang panahon nung unang panahon, o 1980s pa kaya naman, o diba? Tanda-tanda na natin, 1980s pa tayo, bata pa tayo, pero ngayon, ano na tayo, grungies, o diba? Cherry! Siyempre, kung isipin nyo talaga itong bata tayo talaga, kusa tayong magliligpit, kusa tayong mag-iigib, kusa tayong maglalampas o maghuhugas ng pinggan. Kasi kailangan natin yung kasi mga magulang natin tatrabaho, o diba? Pero ang sarap ng feeling dahil naman naranasan mo ang ginhawa sa buhay. Ginhawa daw, dahi. O diba? Cherry! Aminin niyo mga maret pare, 'di ba? Mga bata ngayon ang hirap na utusan, 'di ba? Utusan mo kailangan may lagay, 'di ba? Lagay. Ano ako lagay-lagay ka ba diyan? Kung ako sa iyo nako lang, makakatikim ka sa akin ng Hariyukit, 'di ba? Ganun lang 'yun.
Pero wala tayong magagawa, depende yan sa pagpapalaki ng mga magulang natin. Depende yan sa pagpapalaki, o diba, ng mga bawat ina at ama, mga marit pare, o diba. Depende yan sa inyo. At syempre, sa kakulitan na ng bata ngayon, iba-iba na talaga ang bata. Hindi na katulad ng dati, na Diyos mio, maraba porgoso. Pero syempre, hindi ko naman nilalahat. Ha? Hindi ko nilalahat ang mga bata noon at bata ngayon, o diba. Hinaano natin, memory lang yan. Ano natin, mag-iisip lang tayo ng mga nauunang panahon. O, diba? Talaga nga naman, nakadabulbul na naman si Inday. May magagalit na naman sa akin. Dala ko lang sabihin, vlogger, pero bulol. Ay, miss me, yung marimar. Di ba pwede maging vlogger ang bulol? Bawal ba sa vlogger ang bulol? Pwede ba yun? Ha? Ay, Diyos me, yun ang kapansanan ko. Wala akong magagawa, di ba? Kung bulol, tanggapin nyo na lang yun. Kasi talaga naman, ang hirap mag-voice over. O, di ba? Kaya nga naman, wala na akong magagawin. Kundi, magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang sumusuporta ng aking video. At walang sawang nanonood ng aking video. Every day, every night, every hour. O, di ba? Bye-bye!